Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa YouTube channel ko. Malaking tulong po ito para sa akin. Patuloy niyo po sanang subaybayan ang mga istoryang ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ang pag-subscribe at ang pag-like sa mga istoryang ina-upload ko ay malaking tulong po para mabilis na mairekomenda ni YouTube sa iba ang aking channel. Kaya sana po, paki-like naman. At kung hindi ka pa po naka-subscribe, pindutin na po natin 'yan. Salamat po. Ako si Abner, 36 years old, tubong Antipolo. May asawa at dalawang anak. Ako ay namamasukan sa pabrika sa Cavite. At ang aking misis ay nagtatrabaho naman sa Manila. Stay-in siya doon. Ang aming dalawang anak ay naiwan sa kapatid niya. Ang hipag ko na si Gina. At siya ang tagapag-alaga sa mga ito. Minabuti kong magbakasyon muna at umuwi sa bahay. Bumiyahe ako pa Antipolo. At nagpasundo ako sa aking hipag sa terminal ng tricycle. Kasama ang aking dalawang anak. Masaya nila akong sinalubong. Tuwang-tuwa ang aking dalawang anak. At habang nasa tricycle kami, napansin ko na gumanda si Gina. Gina, kamusta ka? Mas lalo ka yatang gumaganda. Nako, ikaw bayaw ha? Hindi ka peren nagbabago. Bolero ka peren. Totoo naman hipag. Mas lalo ka talagang gumanda. Salamat nga pala sa pagsundo mo sa akin ha. Wala iyon bayaw. Dahil sa sinundo kita, dapat lang na may pasalubong ako ha. Huwag kang mag-alala hipag. May pasalubong ako sa'yo. Pabango at chocolate. Asan pala si Ate Bayaw? Sabay mo magkasama kayong uuwi. Ang akala ko kasi uuwi ang ate mo at sabay kaming magbabakasyon. Yun pala hindi siya pinayagan na makauwi at makapagbakasyon ng amo niya. Sayang naman Kuya Abner. Ang tagal din ninyong hindi nagkita ni Ate Luisa. Kaya nga eh. Wala naman kaming magagawa, hindi siya pinayagan na umuwi. Pero palagi naman siguro kayong nag-uusap ni Ate Luisa sa cellphone. Madalas naman siguro kayong mag-video call. Oo naman hipag, iyon lang ang tanging paraan para maibsan ang pangungulila ko sa ate mo. Tumango si Gina sa aking sinabi. Bakas ang ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, masaya ang aking umaga. At agad akong pumunta sa lugar kung saan madalas kaming mamasyal ng aking asawa. Naalala ko ang mga masasayang araw na magkasama kami ng aking asawa na si Luisa. Madalas kaming maglakad-lakad at magjogging sa daang Bakal. At nang araw na iyon, ako'y mag-isa na naglalakad-lakad nang bigla akong tawagan ni Gina sa aking cellphone. Kuya Abner, nagluto ako ng almusal. Kung sakaling magutom ka, kumain ka na lang. Pinakain ko na rin ang mga bata. Sige hipag, salamat. Wala iyon bayaw. Aalis nga pala ako mamaya Kuya Abner. Ikaw muna ang mag-alaga sa dalawa mong anak ha. Ganun ba? Sige hipag, walang problema. Ako nang bahala sa kanila. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad-lakad ko. Habang pinagmamasdan ang mga tanawin. Alas 9 na nang bumalik ako sa bahay. Dumiretso ako sa kusina para kumain at tikman ang nilutong almusal ni Hipag. Hindi nga ako nagkamali. Dahil ang paborito kong pritong isda ang niluto niya. Pritong tilapia, ito rin ang madalas na niluluto noon ni Luisa sa agawahan. Pero kakaiba ang pagkakaluto ni Hipag sa paborito kong isda. Dahil imbis na pritong tilapia lang, nilagyan niya ng kakaibang style. May kamatis na ginisa at sibuyas. At sinangag na kanin. Kaya naman, naparami ako ng kain. Dahil masarap ang hinanda nitong agahan. Pagkatapos kong mag-almusal ay agad akong nagtungo sa salas at nanood ng paborito kong anime sa TV. Masarap manood ng TV habang nakaupo sa sofa. Halos nakatutok ako sa screen. Nang biglang dumating si Gina. Bayaw, ano yang pinapanood mo?
Hanggang ngayon ba naman anime Perren ang paborito mong panoorin? Napangiti lang ako sa kanya. At tinanong ko siya, Hipag bakit bumalik ka? Hindi na ako tumuloy. Wala pala yung kaibigan ko ngayon sa bahay nila. Umalis pala sila. Mamaya na lang daw kami magkita. Kaya mamayang hapon na lang ako aalis kuya. Ganun ba? Napadami nga pala ako ng kain sa hinanda mong almusal. Napakasarap kasi. Masarap pa kesa sa luto ni ate mo. Salamat Hipag ha. Walang anuman bayaw. Paborito mo daw kasi ang pritong isda kaya ipinagluto kita. Halika. Samahan mo ako manood ng TV. Agad kong inilipat ang channel ng TV. Masaya kaming nag-uusap habang nanonood ng TV nang bigla kaming napahinto ng kwentuhan. Parehas kaming seryosong nakatutok sa pinapanood namin. At nakikiramdam kaming dalawa dahil nakakadala ang eksena sa pelikula na aming pinapanood sa TV. Sinulyapan ko si Gina. Tahimik lang ito habang nakatingin sa TV. Ilang sandali pa. Kuya dito muna ako ha. Umalis ito at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. At nakatulugan ko ang pinapanood kong pelikula. Pero naalimpanggatan ako dahil bigla kong naisip si Gina. Tumayo ako sa pagkakahiga at sinilip ko siya sa kanyang kwarto. Nakita ko si Hipag na nakaupo sa kanyang kama. Maganda si Hipag. Sa totoo lang mas lalo siyang gumanda. Kaya hindi ko maiwasang hangaan siya. Binuksan ko ang pinto at nakatingin lang sa kanya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Papunta sa kanyang mga paa. Nakatingin lang ako sa kanya ng ilang sandali pa. Ako na ang bumesag sa katahimikan. Anong ginagawa mo dyan Hipag? Bakit hindi ka lumabas at samahan akong manood ng TV? Wala kuya. Bayaw. Pahinga muna ako saglit ha. Sige Hipag. Nga pala. Hindi ko pa pala naibigay yung pasalubong ko sa'yo. Nakalimutan ko pala kahapon na ay abot sa'yo. Mabilis kong kinuha ito at sabay na inabot it okay Hipag. Tuwang-tuwa ito nang ay abot ko sa kanya. Nabigla ako nang bigla niya akong niyakap. Kaya naman niyakap ko din siya. Nang bigla niya akong tinulak papalayo sa kanya. Nabigla ako sa reaksyon ni Gina. Dahil bigla ba naman niya akong sinampal sa mukha. Lumipas ang ilang araw. Hindi kami nagkikibuan ni Hipag. Sapagkat aaminin ko, may mali rin naman talaga ako. Siguro nadala lang ako nung araw na yon sa pinapanood kong pelikula kaya naman nangyari yon. Kaya naman minabuti ko nang kausapin na siya. Habang nagwawalis siya sa loob ng bahay, nilapitan ko siya, at kinausap, Gina, Hipag, huwag ka naman na sanang magalit sa akin. Hindi ko naman sinadya yon. Hindi ko naman kasi maiwasang humanga sa'yo. Kasi nga alam mo naman na nasa malayo si ate mo. Marahil ay namimiss ko lang siya. Naiintindihan ko naman kuya, huwag mo na sanang gagawin ulit yon. Gina sa totoo lang gusto kita. Pero bayaw, kapatid ako ng asawa mo. Alam ko naman yon Hipag. Kaso diba, alam naman nating nasa malayo ang ate mo. Agad ko siyang hinawakan sa kanyang mga kamay. At marahan ko siyang dinala sa aking silid. Kaming dalawa lang ni Hipag sa kwarto. At may mga gabing, kapag tulog na ang lahat ay pinapasok ko siya sa kanyang kwarto. Nang mga sumunod na araw, nagkausap kami ni Mrs. Tumawag siya sa aking cellphone. Pinakiusapan ako nito na huwag muna akong bumalik sa Cavite. At hintayin ko daw siya. Nagpolem na daw siya sa amo niya na magbabakasyon siya. Walang kamalay-malay ang aking asawa sa lahat ng nangyayari sa aming bahay. Sa nangyayari sa amin ni Hipag, lumipas ang mga araw, buwan at isang taon na tanging si Gina lang ang pumawi ng aking kalungkutan. Para kaming mag-asawa sa loob ng bahay. At siya rin ang nag-aasikaso sa amin at sa dalawa kong anak. Siya lagi ang naghahatid at nagsusundo sa eskwelahan ng aking mga anak. Habang hindi pa bumabalik ang aking asawa.
pero alam ni Hipag na darating ang araw na babalik ang aking asawa at tanggap naman ito ni Hipag. At ito ang kwento namin ang aking Hipag.